الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon mga kapatid ay itutuloy na naman natin ang paglalakbay natin sa Hajj. At ngayon ay nandito na tayo ngayon sa ikawalong araw sa buwan ng Dhulhijjah. So sa mga nag-Hajj, ano ba ang mayroon dito sa ikawalo na araw ng Dhulhijjah? Itong ikawalo na araw ng Dhulhijjah. Ang ikawalong araw o ika-8 ng sa buwan ng Dhulhijjah, ito yung tinatawag na Yawm At-Tarwiyah. Ito yung tinatawag na Yawm At-Tarwiyah. Ang araw na ito sa ikawalo ng Dhulhijjah ay hindi siya obligado, kundi siya ay sunna lamang. Ang araw ng Tarwiyah ay hindi ito obligado, pero ang araw na ito ay sunna sa mga nag-Hajj. Pero ang tanong, bakit ba tinawag na Tarwiyah? Bakit ba tinawag na araw ng Tarwiyah? Kaya ito tinawag na araw ng Tarwiyah dahil ang araw na 'yan kung saan diyan parang diyan yung parang terminal. Diyan yung unang-unang yung, yan yung lugar sa pagitan ng Makka papuntang Arafah. Diyan sa araw na 'yan ay nagdadala sila ng tubig dahil nga walang inumin sa lugar na 'yan. Yung mga nag-Hajj ay dahil sa wala silang inumin ay nagdadala sila ng tubig sa araw na ikawalo ng Dhulhijjah para paghahanda sa kanilang pagsasagawa ng Hajj, dahil ang lugar na ito ay sa pagitan ng Makka at ng Arafah. So dahil doon ay nagdadala sila ng tubig para sa kanilang paghahanda sa paglalakbay nila mula Udso ng Dhulhijjah hanggat sa Ayyamut Tashriq, hanggat sa huling araw ng Hajj. So ito ay kanilang paghahanda para sa kanilang pagsasagawa ng Hajj, at nagdadala sila ng maraming tubig. Nagpapahinga sila sa araw na 'yan, pahinga. Yung araw ng Tarwiyah ay araw ng pamamahinga, araw na pagdadala nila ng tubig para sa kanila, para sa kanilang mga hayop o mga dala nilang kamel. 'Yan ang dahilan kung bakit ito tinawag na araw ng Tarwiyah. Ang araw ng Tarwiyah mga kapatid, ito yung unang-unang araw na papasok ang mga ay diyan tayo maiipon sa Mina. At ang sunna at hindi oblig, ang sunna sa isang nag-Hajj, siya man ay tamatto, ifrad or qiran, ay unang pasok nila sa Mina ay sa ikawalo ng Dhulhijjah. At nuulit ko, ang araw na ito ay sunna at hindi obligado, voluntaryo at mayroon kang gantimpala. Anong oras dapat at mainam? Anong oras ang pinakamainam na pagpasok ng isang nag-Hajj sa Mina? Ang pinakamainam na oras mga kapatid ay bago ang sala ng duhur. Bago ang sala ng duhur, kinakailangan nasa Mina na tayo, at yun po ang sunna. Yun po ang sunna at ito po ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun namang tamatto kung saan natapos na siyang mag-umrah, yun namang tamatto at natapos na siyang mag-umrah, ay kahit saang lugar siya ay pwede na siyang mag-intensyon ng Hajj. Kasi yung intensyon niya nung unang pasok niya sa mula Miqat ay Allahumma labbayka umratan mutamatti'an biha ila al-Hajj. Ibig sabihin nag-umrah muna siya, then magpapalit siya ng damit. Kahit anong gusto niya isuot, lahat ng bawal na bawal sa isang nag-Hajj ay pwede na sa kanya. Ngayon sa ikawalo ng Yawm At-Tarwiyah, kinaumagahan pagkasikat ng araw, ay magsusuot na ulit siya ng ihram at bigkasin na niya ang sunnah na sabi niya Allahumma labbayka hajjan. Yun ay sa tamatto. Pero yung qiran at saka ifrad ay mananatili silang
naka-ihram. Ang kiran at ang ifrad ay mananatili silang nakasuot ng kanilang ihram. Sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, wala silang problema dahil kahit anong suot nila, kahit anong kulay ay okay lang sa kanila basta hindi ito nakakaakit at isang pagyayabang na damit. So ngayon ay sabi ko nga, yung tamato ay mag-iintensyon siya ulit para sa kanyang hajj. Kasi hindi pa siya nakapag-intention ngayon para sa kanyang hajj. Kaya pagkasuot niya ng ihram sa ikawalo ng Dhulhijja, at ito yung tinatawag na araw ng Tarwiya, ang gagawin niya, sasabihin niya, Allahumma labbayka hajjan. Yun ang intention ng tamatto. At sunna sa kanila na maligo. Okay, sunna sa kanyang maligo, magpabango sa tamatto. Okay, yung mga taga-Makka naman, yung mga taga Makka, ibig sabihin hindi sa iba't ibang sulok ng mundo, sila ay nakatira sa Makka. Kung sakali na hindi pa sila aalis, siyempre, mag-iintensyon sila sa araw na ikawalo ng Dhulhijja. Yan ang sunna sa kanila. Magsisimula sila mag-intensyon kung sila man ay ifrad, kung sila man ay tamatto, kung sila man ay kiran, ay kung saan sila kung saan ang bahay nila, ay doon na sila magsisimulang mag-intensyon sa kanilang hajj o anumang uri ng kanilang hajj. At bago nila gagawin yun, siyempre mainam sila, maliligo, magpapabango, and then saka sila mag-intensyon. Then pasabay-sabay na pupunta sa, at ito bang sunat, hindi obligado, pupunta sa ikawalo ng Dhulhijja sa Mina. Okay? At sunna na bago ang Dhuhr ay nandun na tayo sa Mina, sa ikawalo ng Dhulhijja. Ito pang sunna. So ngayon ay ika-4 na ng Dhulhijja. So 4 days na lang, sabay-sabay na po ang lahat ng mga nag-hajj, at mag-iipon na po lahat ng mag-hajj sa ikawalo ng Dhulhijja sa Mina. Ano ang mga sunna na gagawin natin sa araw na ikawalo ng Dhulhijja? Sabi ko nga, ang sunna ay ang maagang pagpunta doon, ang maaga na pagpunta natin doon bago ang Dhuhr. At ang sunna, mga kapatid, ay magsasagawa tayo ng sala sa takdang oras nito. Okay? Ang Dhuhr sa oras ng Dhuhr. Ang Asar sa oras ng Asar. Ang Maghrib sa oras ng Maghrib, ang Isya sa oras niya, at Fajr sa oras niya. Okay? At yung apat na raka ng Dhuhr, gagawin na lang natin na dalawa. Yung apat na raka ay gagawin na lang natin na dalawa. Pero sa oras niya, hindi natin pagsasamahin ang Dhuhr at ang Asar. Ito po ay sa ikawalo ng Dhulhijja kapag tayo ay nasa Mindanao. Pagdating ng Asar, magsasala tayo sa takdang oras dito. Dalawang raka'a ang Asar. Pagdating ng Maghrib, tatlong raka'a. Pagdating ng Isya, dalawang raka'a. Dapat sana apat. And then Fajr ay dalawang raka'a. At soon na po, mga kapatid, na matutulog tayo sa Mina. Ito po ay gabi. Ito po ay gabi ng Arafah. Alam niyo, mga kapatid, ang pagbibilang sa Islam, sa ang basihan natin, ang guide natin sa pagbibilang para maintindihan ninyo, halimbawa, gabi ngayon, ang gabi na ito ay hindi gabi ng kanina. Halimbawa, pang-apat ngayon, di ba? Pang-apat ngayon ng Dhulhijja. Mamayang gabi ay hindi gabi ng pang-apat, hindi gabi ng pang-apat, kundi mamayang gabi ay ikalima na po ng Dhulhijja. Paglubog na paglubog ng araw ngayon, kasi nandito po ngayon sa Saudi Arabia, ngayong gabi paglubog ng araw ay ikalima na po ng Dhulhijja at hindi pa po apat. Kasi ang gabi ng apat na Dhulhijja kanina. So ganyan pong pagbibilang, hindi po katulad sa Gregorian calendar o kaya yung nakasanayan na Pilipinas na kapag sa August, halimbawa ngayon ay August 15, okay, o hindi ako nagkakamali, August 15 nga ba? Ngayon ay, anong date ba ngayon? 15 nga. Ngayon ay August 15, so mamayang gabi ay August 15 pa, tama ba? Pero sa Islam, ay ngayon ay 4 ng Dhulhijja, paglubog ng araw, 5 na po ng Dhulhijja. So, ibig sabihin, sa araw ng Tarwiya, sa ikawalo ng Dhulhijja, ay doon tayo matutulog sa gabi ng Arafah. Yun po yung gabi ng Arafah, yung unang-unang pasok mo sa Mina, kinagabihan ay gabi po yun ng Arafah. So, sunna na doon tayo matutulog. At sunna rin sa isang mutamatte na magsusuot na siya ng ano ba yung tawag dyan? Doon na siya mag-i-intention na siya at naka-ihram na rin siya. Okay? So, sa araw po yan ng ikawalo
ng Dhulhijja at tinatawag nila na Yawm Tarwiyah, at wala tayong gagawin dyan kundi magpapahinga. Magpapahinga tayo. At yung talbiya ay tuloy-tuloy pa rin yung talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. At pinakamainam ay palagi tayong nasa kalagayan ng wudu. Okay, pinakamainam, lagi tayong nasa kalagayan ng wudu. At hindi po yun obligado. Kung sakali na ikaw ay walang wudu, ay walang problema. Basta hindi ang pinag-usapan ay ang sala. So, dito ang mga gawain ng mga brothers natin dito, mga kapatid natin, ang mga nagahads ay nagbibigay sila ng mga lectures, mga pagbilang paghahanda, pandagdag na kaalaman, pagpapalakas ng pananampalataya sa araw ng Tarwiyah. At wala tayong gagawin sa araw ng Tarwiyah. Kung hindi mo ito nagawa, ay tanggap naman ang hajj mo. Kung sakali na maaga kang pumunta sa Mina bago ang araw ng Tarwiyah, okay lang, dahil ang araw ng Tarwiyah ay hindi po ito obligado, kundi ito ay sunna lamang. Huwag nating isipin na pag hindi ako umabot sa ikawalo ng Dhulhijja ay hindi tanggap ang hajj ko. Kahit hindi ka umabot ay okay lang, dahil ang araw na ito ay hindi po araw na obligado, kundi ito ay araw na sunna. At mainam sa isang nagahajj ay nasa Mina na po siya sa ikawalo ng Dhulhijja. So yan po mga kapatid ang mga sunna at mainam na mga gagawin natin sa ikawalo ng Dhulhijja. At sabi ko nga, ito ang unang-unang pasok at pinakamainam na unang pagpasok ng mga nagahad sa iba't ibang sulok ng mundo ay sa ikawalo ng Dhulhijja. Yan po ang mainam na pagpasok natin sa Mina. Sabi ko nga, ang Mina ay lugar kung saan nandun lahat ng tent, nandun lahat ng tirahan ng lahat ng magahad sa iba't ibang sulok ng mundo. So, pinakamainam, sabi ko nga, ang oras na pagpunta natin ay bago ang sala ng duhur. Kasi magsasala tayo ng duhur, ng kompleto doon sa Mina, sa takdang oras nito, at yung apat na raka ay gagawin na lang natin na dalawang raka. At abangan natin mga kapatid hanggat sa mga susunod na pagkikita natin. At ngayon, isa-isa, lasabot ng ating mga kaya ay matalakay natin lahat ng pamamaraan sa pagsasagawa ng hajj, nang sa ganun ay may sagawa natin ng kompleto at ganap ang ating hajj, at magkamit natin ang gantimpala na paraiso at para kang bagong silang na walang kasalanan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.